Ganyan pala yung itsura, guys, nung ating propagation. Ayan. Diyan sa baba. Tapos kanina, kaya medyo kawang-kawang itong ating propagation ay... Hi guys! Good morning po and welcome po sa ating channel. So mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang, please consider subscribing. So ngayon guys, ay another video na naman yung gagawin natin. And ngayon ay maglilipat na tayo sa kanya-kanyang lagayan nung ating pre-nopagate 1 month ago. So, yun yung ating Philodendron Josebuno. And dun sa ating propagation, isa na lang ay 100% na yung successful nung ating propagation. And ito nga pala guys, yung mother plant natin. Nilipat ko din kasi siya ng medyo mas maliit na pot. And ayan, may na-produce na siya na 2 dahon. So ayan. Kung natatandaan nyo, yung Philodendron Josebuno natin ay sobrang hahaba na nung kanyang mga dahon. And since pre-nopagate natin siya, pinutol natin hanggang sa pinakang puno. So ito yung pinakang puno. And mapapansin nyo, yung dahon na na-produce niya ay juvenile. So nagbalik siya sa maliit na form ng dahon ng ating Josebuno. So ganun talaga guys yung nangyayari dun sa kapag nagpo-propagate tayo. Pero okay lang yun. At least nabuhay natin yung ating mother plant. And ayan o, meron dito na isang papasibol na bagong ano siguro to, dahon. Ayan. Tapos yung pinakang dulo naman nung ating Philodendron Josebuno ay eto, ayan, hindi ko tinanggal yung magiging dahon niya. And mapapansin nyo dito sa pinakang dulo, eto na yung pinakang dahon. Titignan natin kung matutuloy yung pag-unfurl nung dahon na ito. Pero dito sa baba, wala pa akong nakikitang umuusbong na bagong papasibol. And pinipisil ko siya kanina bago tayo mag-vlog. Wala naman siyang malambot o hindi siya nabulok. So, hihintayin lang natin na mag-unfurl to and kung merong sisibol na bagong suwi dito. Pero, feeling ko buhay pa naman to dahil nga matigas pa siya. So, ngayon, dumako na tayo dun sa ating mga cuttings. So, ayan guys, nung nagpropagate tayo ng ating Josebuno, dito natin siya nilagay sa ilalim nung iba nating halaman. And kita nyo, meron na siyang mga dahon and nag-unfurl na siya. Ayan. Ito na yung ating plants. Ayan. 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 Diba? Ang dami na niyang dahon and bawat dun sa pinutol natin, halos may mga simibol na 1, 3, and meron talaga na 1 or 2 na hindi nagsasucess dun sa ating propagation. Pero okay lang, mas marami naman yung may mga sibol. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na 1. Ayan o. Ayan. Malambot siya. Ayan. Pero yung part dito, medyo matigas pa siya. Kaya inaantabayanan ko na baka mag-produce din to ng suloy kapag hindi natin siya tinanggal dito sa pinaglalagyan natin sa kanya. Pero halos lahat ay merong sibol. So ngayon, ilalagay na natin siya sa kanya-kanyang sa kanya-kanyang lagayan. So, ganyan pala yung itsura guys nung ating propagation. Ayan. Diyan sa baba. Tapos kanina, kaya medyo kawang-kawang itong ating itong ating propagation ay tinignan ko sila kasi iniisip ko kung pwede pa natin siyang pagdalawahin or pagtatluhin. So, tinitignan ko din siya para mas madami nating plants. Ayan. Katulad nito. Wala pa tayong makikitang ugat. Pero yung iba, meron ng ugat. Katulad nito, oh. Ayan. Ayan, oh. May ugat. Tapos,
Ito nga o, tatlo yung sumibol sa kanya. Iniisip kong putol-putulin siya kasi magsusurvive na naman yun. Ayan. Ay. Ito naman, dalawa. Ay, tatlo. Ayan o, bagong papasibol itong kulay white na yan. Tapos ito. Feeling ko hindi na natin tumahati. Dalawa lang to. Tapos dalawang suwi sa isa. Pero titignan pa rin natin mamaya. Pero ganyan yung itsura. And kita nyo, basa yung ating soil mix. Mas okay din yung ganitong propagation para mas maiwasan natin na matunaw sila or mabulok katulad nito. Ayan. Etong isa na to, hindi talaga maiiwasan na walang mabubulok kasi yung kinatings natin to, medyo bata pa rin siya. Tapos, lagi silang nababasa. So, ayun yung nagiging cause ng pagtunaw or pagkabulok ng mga cuttings natin. Pero pag ganyan, okay din yung ganitong klase ng propagation. Naipakita ko na sa inyo guys yung itsura ng ating mga propagation. So ngayon, dumako tayo dun sa pagtataniman natin dun sa ating plants. And ang pagtataniman natin sa kanya guys ay itong seedling bag lang din. Again, ito yung ganito yung ginagamit ko dun sa propagation nating Philodendron Burl Marx at saka dun sa iba pa nating propagation nung nakaraan. So ito, pipisilin lang natin yung paikot or mamasahihin natin para mag-loose yung soil. Dahil ito, medyo matagal na siya dito sa seedling bag ng nilagay ng mga tao ni Papa. So ito yung gagamitin natin kasi nga wala din akong pot na nabili. So okay lang din yun kasi eto namang plants nating pre-propagate, halos lahat talaga sa kanila ay ibibenta natin. So again, doon sa mga gustong bumili outside Oriental Mindoro, hindi po kami nag-ship ng mga plants kasi dito sa amin walang courier na nag-a-accept ng halaman. So pagpasensyahan nyo na po doon sa mga gustong mag-avail na hindi namin mapagbigyan. Pwede po kayong mag-avail nung mga halaman na pre-propagate ko through walk-in po. So, sa nagtatanong kung saan kami, dito lang po kami sa Santa Rita, malapit sa may MDRRMO. So, yun guys, along highway lang din kami, kaya mas madali nyo siyang makita. So, ayun, magsimula na tayong magtanim. So, ayun guys, dito pala may handa rin akong soil mix in case na kulang yung soil nung ating, ano, nung seedling bag natin. So, unahin natin to. Yan. Ikot-ikot nyo lang, pisi-pisiin nyo para mag-loose yung soil. Yan. Nakita nyo naman kung paano gamitin na yung ganitong may, ano, may soil mix na. Tapos, unahin na natin ay, oops, itong may tatlong, ano, may tatlong suwi guys. Ayan. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, titignan natin kung pwede natin silang paghiwa-hiwalayin kasi makakatatlo tayo dito kung titignan natin mabuti. O, makakatatlo nga tayo guys. Ayan o. Tignan nyo. Wait lang. Puputulin natin. Ito yung una nating putulin. Ito. Yan. Tapos, di ba, may node. Ito yung node niya. So, dito natin sa pagitan puputulin. Ayan. Oops. Mabubuhay ka. Magpaparami tayo. Ayan. Panibago na naman na sugat yung gagawin natin. Pero kailangan ay... Oh, ayan. Isa na to guys, isa na tong plants and ang pagtatanim na gagawin natin, hindi ganun kalalim. Parang katulad nung nandito pa sila sa ating tray, parang ilulubog lang natin siya ng konti, mga ganyan lang. Yan. Para hindi mabulok yung ating plants and 'di ba may sugat siya, so maiwasan na matunaw. Yan, ganyan lang. Tapos kapag kita nyong nag-produce na ulit siya ng bagong ano, bagong dahon, pwede nyo na siyang ilipat sa mas malaking paso or itabunan ng
medyo malalim-lalim. Yan. Ganun lang kasimple, guys. Tapos ito, make sure na may node and kita nyo may bago siyang ugat. Make sure din na hindi mapuputol. Iniisip ko mabuti kung saan part ko siya puputulin. Kasi mahirap naman kapag nakapagparami nga tayo ng pot o ng halaman, mamatay din naman. So, ayan. Oops. Dito. Oh, natatakot ako ba ako makati yung ano? Yung ugat? Tigas. O yun. Yan guys. Tatlo na yung ating plants. Ayan o. Panibagong sugat na naman yan. Kaya mababaw lang yung tanim natin. Ayan. Ito ilulubog natin ng konti yung ugat niya. Sabi ko sa inyo, magdadagdag tayo dito ng soil. Oops. Hindi ko masyado tatabunan. Yan. Kita pa rin yung node niya. Itong isa, ang laki ng magiging bagong dahon niya. So, mababaw din. Wala pa siyang ugat, pero okay lang. Magsusurvive naman tong ating plants na to. Yan guys. Diba? Hindi masyadong lubog na lubog. Pero kung may pot kayo, pwede nyo naman siyang itanim sa pot. Diretso na. So, ganun din yung gagawin natin dun sa may maraming suwi. Ayan. Katulad nito. Yan. Guys, oh. Nakaka... Hindi ko alam kung puputulin natin siya dito or hindi. Pero, ito muna ang putulin natin. Ayan. Doon sa pinakamadaling putulin, doon muna kayo mag-uumpisa para hindi man ma-ano yung ating plants masira. Ay! Ayan. Kita nyo guys. Ito. Ito yung node niya. Tapos hanggang dito. So, kung puputulin natin siya dito, bago dun sa isang node, pwede pa. And, kita nyo rin to, meron siyang na-produce na maliit na naugat. Ito naman, itong mahaba na to, ay dito sa bagong papasibol. So, puputulin natin guys. Kasi ang goal natin dito, magpadami. And, at the same time, ay mabuhay yung ating plants. Buhay ka. Oops. Baka kumaputol yung ugat. Ayan guys. Ayan o. Ito, ang laki na nung dahon niya. Pero may sira yung na-produce niyang dahon. Pero okay lang yan. Ito guys, tatlo din siya o. Oh. Isa, dalawa, tatlo. Hindi ko alam po saan ko ito puputulin. Pero ito, itong maliit na to, yung puti, pwede natin siyang putulin dito. Siguro hindi ko na lang paghihiwalayin ito at saka ito. Ito lang yung ihihiwalay ko, yung may puti. Kasi hindi ko, ito, itong suwi na to, ito yung node niya. Pag pinutol ko siya dito, baka hindi na siya magdiretso. So, ito lang muna, itong isa. Okay.
akala ko naputol ko. Yan. Tapos ito, isang ano na lang siya, isang pot. Ito naman, meron siyang isa, tapos ang haba pa niya dito. So, feeling ko, sisibulan pa to ng isa pa. Dito, oh. So, puputulin ko siya dito. Tapos, ito, ibabalik ko. Yan lang yung tatanim natin. So, ayun guys. Yung ating na tanggal or dun yung nairipat natin dun sa seedling bag ay 10 pieces. Pero may mga ilan-ilan na natitira pa dito sa ating tray. So, hindi ko muna siya tinanim. And yung ating mga tinanim ngayon sa seedling bag ay dito ko din ilalagay sa ating burl marks na propagation dito sa kakapropagate lang din natin. So, ito sila. Ayan. And nakita nyo, hindi ko siya binaon ng sobra. Kasi katulad nung ginawa natin, pinutol pa rin natin sila. So, merong sugat yung ating plant. So, iniiwasan natin na mabulok or malusaw yung pinagputulan natin sa kanya. Kaya hindi ko rin siya hindi ko siya binaon ng sobra. And kita nyo rin, nabasa yung soil mix na pinagtaniman natin. So, hindi ko muna siya didiligan ngayon. So, dito ko siya ilalagay sa shaded. Hindi na tatamaan ng direct sunlight, pero maliwanag na area. Ayan. Ganun tayo kapag nagpo-propagate and kapag bagong tanim or bagong lipat yung ating prinopagate. Alam nyo ba guys, kapag ito ay established na or nagkaroon ng panibagong dahon, may pupunta na naman dito, mauubos na naman yung ating propagation. Ayan. Kaya nakakatuwa mag-propagate kasi nakaka-produce tayo ng dagdag income. Pambili-bili ba, pandagdag dun sa mga gastusin. Ayan. So, ganun lang siya kadali guys, ganun kadali mag-repot and kita nyo naman, nung nagpropagate tayo ng Philodendron Hosibuno, inano lang natin, pinutol-putol, tas tinanim ng hindi sobrang malalim. Actually, pinatong lang natin siya sa soil para dun siya mag-produce ng bagong ugat. So, yun! Tapos, ang pag-aalaga na gagawin natin dito, after ng paglilipat natin sa seedling bag, yung pagdidilig, ganun pa din. Pagtuyo na yung soil, saka nyo siya didiligan. Para maiwasan din na ma-overwater natin or malusaw yung ating plants. Sa paglalagay naman ng fertilizer, after 1 to 2 weeks, pwede na tayong mag-apply ng fertilizer sa kanila. So yun, huwag lang natin sila paiinitan, mabubuhay at mabubuhay yung plants natin. So ganun lang kadali, so sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na rin po and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. And bago po tayo tuluyang magtapos, please follow me on my Facebook page, Grace JM Official. So sana po supportahan nyo rin ako dito katulad ng pagsuporta nyo sa akin dito sa ating YouTube channel. So ayun guys, maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye!